kapangag, kain po tayo. Ang ulam po namin ngayon is lahat instant po. Ayan, pangag pa rin ang lula niyo. Kahit may ngipin na, hinubad ko talaga yung ngipin ko guys kasi masakit yung gums ko. Show me my show. Yeah. Show them my show. Tapos, yung ulam namin mga kapangag, ito po. Migas, sardines, at saka ham. Yung salata lang ba? Yan si Gavin, sarap na sarap sa pagkain niya kapangag. Is that delicious? Really? Do you like it? Mm. How many percent? I could say 100%. Aww. So magkamay po tayo ngayon mga kapangag kasi bad trip ako ngayong araw kapangag. Alam niyo yun, yung pasensyahan na itsura ko kapangag, stress ako sa asawa ko. Nainis ako sa kanya. Alam ba yun, yung wala akong power magano, wala na akong power magalit, mag-express kung ano yung nararamdaman ko. Inis talaga ako sa kanya kaninang umaga. Halatang may problema naman siya eh. And I'm sure naman, financial na naman yun. Pero normal naman yun sa mag-asawa na minsan hindi talaga magkaintindihan. Kaya sa side ko, nainis ako sa kanya. Maliit na bagay lang, sumagot lang ako na nainis ako ba na ganun. Parang pagsagot ko sa kanya, bakit po ba ako pilitin? Ganun ba? Parang ganun. Bakit magalit siya agad? Alam nyo? Bigla na lang siya sumigaw, sulubsak yan, kaya. Pero alam nyo mga kapangag, hindi naman yun first time. Lagi yun siyang ganun. Ganun talaga ugali ng mga, ganun ang ugali niya. Kaya ako, masanay na rin. Ako ang nag-a-adjust. Ako lagi ang nag-a-adjust. Nag-away kami dahil dito na anak namin. Tuloy ang kainan kapangag kanina. Pangit talaga ng kuha. Pangit naman talaga kasi haga na haba ng lulay yung kapangag. Ngunit to siyo eh. Wow, come on. Mas may angry ako naman. Sarap umuwi ang baby niya. Kaso hindi pa talaga pwede. Hirap iwanan eh, pag may anak ka, ang hirap. Mahirap iwanan ng mga bata pag may klase. Walang mag-asikaso. Dito pa nga lang kapangag, hindi na ako makakilos. Sa anong gusto ko, example, yung gusto ko maghanap ng pera. Mahirapan ako gumalaw kasi nandito ang bata, kailangan nakabuntot sa akin. Lagi nakabuntot. Kasi yan ang lagi naming pag-aawayan talaga, yung mga bata talaga. Ayaw na niyong mapabayaan yung mga bata, maiwanan sa bahay, kahit malaki na yung panganay ko. Ayaw niya yung iwanan ko yung panganay niya, magbantay dito. Kung tutuusin naman, napaka-safety po nila dito sa bahay kasi ano naman, sirado naman. Tapos marunong naman yung panganay ko, dalaga na eh. Ano na yung panganay ko eh, 14 na yung edad. So ayaw niya, magalit talaga yun siya, galit na galit yun. It. Tapos, pag lumabas naman ako kapangag, example, ako lang. Tapos, iwanan ko yung anak ko. Ito si Gavin, iiwanan ko sa kanya. Siyempre ako, naghahanap ng pera sa labas. Hindi naman ako lumalabas na naghahanap, nag-enjoy lang ako. Wala na po yan sa vocabulary ko ngayon yung mag-enjoy lang. Hindi na po ako kagaya dati nung 20s pa ako na gusto ko yung ma-enjoy yung ganito experience na doon. Hindi na po. Ang laging nasa isip ko ngayon kung paano maghanap ng pera para makapag-support din ako sa sarili ko, makatulong ako sa mga bayarin na bill. At kung may extra pa, gusto ko makapadala ako sa mga kapatid ko kasi naghirap din yung mga kapatid ko.
Alam niyo yun? Kasi sanay tayo mga Pilipino na ganun eh, na kung mayroon ka, tutulong ka. Pero sa sitwasyon ko kasi, pag hindi ako magsikap, hindi ako maghanap ng pera, hindi po ako makapagpadala sa Pilipinas. Ano po, kailangan sariling ko pong kayod. Kasi yung mga sikwa, napakano nila yan. Naku, mahirap i-explain. Explain ko sa inyo yung mandi. Bakit ganun? Iba yung kultura nila. Grabe ko talaga kay hagal na stress ako ngayon guys. Kaya ganyan yung itsura ko pag stress talaga ako. Pati pagligo, hindi na ako makaligo. Kain ako ng kain. Ganun ako. Ang stress level ko kasi kain. Tapos tamad ako. Luto ng mga matagal maluto. Kaya instant muna tayo. Tinapa. Adinas. At saka ito. Kasi paborito ng anak ko to. Pati si Gavin, kumakain na rin ng ano. Kumakain na rin ng sardinas. Hindi ko po sila sinasanay na kumakain ng masarap. Pero alam niyo guys, ang mahirap rin sa loob ko no yung hindi naman kami kasi mayaman guys. Hindi kami mayaman. Pag hindi kami kikilos, hindi kami makakain. Itong asawa ko, hindi rin mayaman. Pero alam mo, sinasanay niya yung anak kong panganay na kumakain ng mga alam niyo yun, yung pagkain dito na mga bomba. Yung anak ko na dadalaga, hindi yung nasanay kumakain ng mga kagaya sa atin guys, yung pangmahirap. Kaya at magluluto yun siya pag ano, pag ayaw niya yung mga pagkain na niluluto ko. Ngayon lang yan, lumaki na siya kasi marunong na siya mamili. Tapos yung tatay, konsentidor kasi. Yung tatay, napaka-konsentidor. Ako kasi yung marisplina, yung tatay niya kasi, palagi niyang kinukonsente yung, ano, yung anak niya. Kaya yun, mahirapan ako. Ang hirap talaga, pero ganun naman siguro talaga, walang perfecto. Mahirap. Pasensya na kayo sa aking yaw-yaw ngayong araw, guys, na wala lang ako mapaglabasan ng ano. Kasi wala naman dito best friend ko eh. Shoutout ka lang sa best friend kong maganda. Gandhi. Kain sa hindi. Mira. Bungol-bungol na kumitaron sa umbana. Bala siya, uy. Nakadagdag pangit mo siya, uy. Bulan ko niya, pero siya rin sa'yo, pero di siya makarimine. Kabalaw mo guys nga, disood kayo mag-adjust nga ka ng ikaw mag-bakla, ikaw mag-adjust na matanda. Hirap. Hindi ka magagalit siya. Alam niyo yung sinasagot mo lang siya, galit na. Di ba? Kaya ako nag-adjust. Hindi na ako magsagot para walang maingay. Ayaw ko kasi guys na maingay. Ayaw ko ng away, ayaw ko ng maingay. Kasi marami na nga tayong problema ang iniisip. Mag-away-away pa. Ayaw ko ng ganun. Gusto ko peaceful. Kaya sa amin, mag-asawa, Diyos ko, ako ang pinakamahabang pasensya. Sinya. Mag-yaw-yaw na lang ako dito muna guys kasi talagang ayaw kasi i-dib-dib yung ano. Kasi ako mahirapan eh pag hindi ko i-share. Kaya inisip ko na lang na habang nagbablog, nagkakain, ganito na lang, sharing na lang ako sa inyo, bahala na kayo dyan, mangbash kayo. Mangbash lang kayo sa akin, pag maganda kayo, magperfecto ang buhay ninyo. Oh, wala kayong problema, mayaman kayo, walang utang. Hindi yung mayaman na maraming utang ha. Kasi ako, mahirap ako, pero wala akong utang. Meron pala akong utang. May utang ako pala, kahapon lang. Inutang ko, nanghiram lang ako pala sa ano ko. Kaibigan ko. Hindi naman yung utang na ano guys, pamatagalan. May pera naman ako dito. Nanghiram lang ako ba? Kasi nandun siya sa city. Tapos, nandito lang ako sa bahay. Pinapadala ko lang yung pera. May pinapadalahan. Inutusan lang ako guys, inutusan. Hindi ko po yung pera. So, yun ang utang ko. Kaya yun, kasi nandun yung best friend ko sa KK, sa city. Siya muna ang nagpapadala. Kaysa naman, mamasahe pa ako guys. Tapos, mamasahe pa ako. Tapos, padala lang ng pera. Ayaw ko kasi mag-wasting money ngayon. Ang
hirap kaya ngayon maghanap ng pera, guys. Ngayon, busog talaga ako, guys. Ay, grabe. So, sa next na naman na vlog natin, yung ibang mga yayawan, kung mayroon kayong mga tanong, mag-comment lang po kayo dyan sa baba, guys. About sa asawa ko, about sa ano, wag na lang yung personal masyado, pero yung piliin ko na lang yung mga sasagutin ko doon. Mag-comment na lang kayo sa baba. So, that's it for today, guys. Tapos na kaming kumain. Gabi, nakadalawang plato po siya. Malakas talaga si Gabin kumain ngayon. Buyag-buyag lang. Kaya marami na siya mga damit na pinagliitan. Yan. Yung mga damit na maliit na sa kanya, hindi na pa siya. Pamigay ko na naman yun sa pamangkin ko. Dito. Tapos, maghanap na naman ako ng mga ukay-ukay para kay Gabin kasi ayaw ko bumili ng mga mahaling damit. Gano'n na pagkabata, guys, kasi mabilis lang po maliitan yung mga damit nila. Lalo na pag ganitong edad, madali nilang maliitan yung mga damit. So, ngayon guys, pagkatapos nito, wow, na ganyan ako. Uy, bastos man, uy! Ano? Pagkatapos nito, guys, maliguan ko muna si Gabin, tapos bihisan, mag-homework kami. Another stressful na naman, pero magaling kasi itong anak ko na to, hindi siya mahirap turuan. Pag tinatamad lang siya, ma-stress talaga ako. Tapos, maglalaba yung washing. Habang naglalaba yung washing, maliligo ang lula ninyo, guys. Uy, kaya, tingnan nyo naman itsura ko, guys. Uy, Diyos ko, pasensya na po talaga. Tapos, baka nagtakakayo, bakit wala pa akong ngipin kapangag, no? May ngipin na po ako kapangag, nag-vlog ko na. Tapos, hindi ko muna sinuot-suot kasi masakit talaga yung gums ko dito, guys. Paputulan ko muna. Ipaayos ko muna yung denture ko kasi talagang masakit dito. Kasugat ko yung dito sa lalim ko, guys. Wala kasi akong gums sa ibabaw. Di ba yung ibang tao na magilagid? Ako hindi. Wala akong gilagid dito. Ano lang, tingnan nyo, wala. Ano lang, yung gilagid ko, yung diretso na siya sa balat, diretso na dito. Kaya yun, nagtaka ako bakit nilagyan nila ng dilagad yung denture ko. Nahirapan tuloy ako, guys. Nasugat-sugat yung dito ko. Kaya yun, paayos ko bukas, Merkulis. Ipaayos ko yun. Sana maging okay na kasi gano'n naman siguro talaga pagbago, mahirapan tayo mag-adjust. Nahirapan nga ako mag-adjust sa asawa ko, guys, na 17 years na kaming nagsasama. Minsan, nahirapan talaga ako. Minsan, hindi ko maintindihan. Minsan naman, mahimik na lang talaga ako. Basta, ganun lang yung buhay talaga. Laban lang. So, that's it for today's vlog, guys. Thank you so much, mga kapangag. So, bye-bye. Pasensya na kayo sa aking vlog, ha. Bye!